Naiiyak na po ako. Sobrang init. Ang daming trabaho. Ang sakit na ng likod ko. Ayan po. Ang dami kong trabaho. Hindi rin kasi basta-basta makakuha ng tao yung mga amo ko dahil nga sa klase ng trabaho dito. Minsan, nagte-testing sila isang araw, dalawang araw, tapos umaalis na kasi ayaw nila ng ganitong trabaho, madumi. Ako talaga, hindi ako maarte sa trabaho. Kaso lang kapag ganitong sobrang init, masakit kasi yung ulo ko. Tapos mga alikabok pa yung mga kalaban. Alam niyo po ba mga katuday, kapag ganito na yung pagod na nararamdaman ng katawan ko, isip ko, minsan ay iyak ako. Kasi sabi ko, bakit kaya dito ako napunta marami namang ibang kumpanya, pwede naman akong lumipat. Kaso pag nakikita ko naman yung itsura ng mga amo ko, matatanda na sila, ang laki pa ng utang nila dito sa kumpanya. Nag-uupahan lang sila tuwing buwan, may binabayaran. Parang hindi kaya ng puso ko, pero kapag ganito kainit, parang gusto ko na lumayas, umuwi. Ang dami yung mga sari-saring emosyon yung mga nararamdaman ko kapag ganitong tag-init. Ang drama-drama po ng sitang vlog. Kasi tingnan nyo naman po, init. Ay, kung pwede lang talaga dalhin yung mga kuya ko dito. Dinala ko na dito, kaso hindi ganun kadali ang mag-apply dito. Tapos mga wala naman pong tinapos yung mga kuya ko. Tsaka isa rin yung dahilan bakit nagsatsaga na rin ako sa ganitong trabaho. Kasi hindi naman po ako college graduate para mamili ng magandang trabaho. Ngayong pandemic, masasabi ko pa nga napakaswerte ko dahil kahit ganito kahirap yung trabaho ko, may trabaho ako. Ayun pa Kapag hindi ko ginalaw yan, ganyan lang talaga yan hanggang siguro abuti na isang taon. Kasi yung mga kasama ko sa loob, doon lang yung isip nila. Dito, daanan ng tao, daanan ng mga sasakyan. Naawa talaga ako sa mga amo ko, pero minsan parang hindi na sila naawa sa akin. Ay, si Tang Vlog. Pero ganun pa man, napakaswerte ko talaga kasi nga ang dami kong trabaho, nag-i-income, nakakatulong ako sa mga nangangailangan, hindi man lahat, pero marami-rami na rin akong natutulungan. Sobrang nakakatuwa kahit sa maliit na bagay lang, pero na-appreciate talaga nila. Pero ganun pa man, meron ding mga hindi din. Kasi nga siguro hindi talaga naibigay yung mga gusto nila. Ang dami pong damit na dumating ngayon. Ayan o, mga bago. Mga jacket, mga lamig. Hindi masyadong kita kasi napakainit. Kaya marami akong ukay-ukay na naman ngayon, pero babakbakin ko pa to gamit ang pala. Kasi hindi pwedeng ibenta to ng merong styrofoam. Kaya pakiusap ko po sa mga nabibigyan ko ng tulong. Talagang gamitin nyo po sa mabuti yung binibigay kong tulong sa inyo. Financial man yan o ano man dyan. Kasi po, hindi naman sa nanunumbat, hindi po talaga madaling kitain ng pera ni Sitang Vlog. Talagang with love po yan kapag binigay sa inyo, gano'n man yung kaliit na halaga. Talagang sobrang pagmamahal at pagod ni Sitang Vlog. Proud po ako sa mga natutulungan ko na kahit halos yung katumbas nun ilang kilo lang ng bigas, pero grabe naman kung makapagpasalamat araw-araw, oras-oras, minuto-minuto. Alam niyo po ba, sa totoo lang, pwede naman na akong umuwi sa Pinas dahil isa lang naman po yung anak ko.
Yung asawa ko, napakasipag naman na asawa, marami ding alam sa paghahanap buhay. Hindi na po kami magugutom, pero talagang ginusto ko pa rin manatili muna dito sa trabaho ko kasi medyo malaki yung income ko, marami ako natutulungan, pamilya ko, mga kaibigan, ano na lang. Trabaho na muna ako, mga katuday. Maraming salamat nga pala sa mga member ng Sitang Vlog sa patuloy niyong suporta kay Sitang Vlog kahit na hindi kayo nadadalaw sa inyong mga tahanan. Sana lagi niyo pa rin tandaan, talagang mahal na mahal ko kayo. Sobrang busy lang talaga sa trabaho. Sino po dito taga South Korea? Marami kaming dumating na mga panlamig na damit para hindi na kayo bumili sa susunod. Nagtatrabaho po sa basurahan tulad ko, huwag niyo pong ikahiya yung trabaho niyo kasi napakadakila po ninyo, talagang yung hindi kaya ng halos lahat eh kaya niyo ganyan. Kaya ipagmalaki po ninyo yung trabaho ganyan. Dati po ako nahihiya po sa ganito. Pero nung marami namang natuwa sa mga pinabibigay ko kahit pulot lang, talagang yun, natuwa na rin ako. Dami, mahal din to. Baka po may manood dyan ng mga Pilipina na asawa Koreano, i-PM nyo lang ako. Mag-comment lang kayo, bibigay ko po sa inyo to. Para hindi nyo na kailangan bumili sa darating na naman na winter. Bago po lahat ito, naka-plastic pa, tsaka may mga tag pa talaga. Tingnan nyo, naka-box pa siya. Hindi po ito basta lang tinapon na nakalimutan ganyan. Talagang hindi na kasi ngayon mabenta to dahil tag-init na. Tinatapon na lang sa mall. Kaya yung mga kababayan natin dito sa Korea na nandito, comment lang po kayo, ibibigay ko sa inyo to. Ang dami nito. Ang
gaganda. Sayang din po, di ba? Kahit po ano nga hirap ng trabaho natin, tayo mga OFW, wag po tayong sumuko. As long na hindi naman tayo sinasaktan ng mga amo natin, yung mga hirap lang naman sa trabaho ang reklamo, wag po tayong sumuko kasi para din po sa ating kinabukasan ito. Tsaka pagmalaki natin yung ating lahi, na hindi tayo basta-bastang sumusuko. Yan, kung meron tayong Boytapang ng Davao, meron tayong sitang vlog ng South Korea. Ilong lang ang malakas, toy. Maraming salamat po talaga sa nagmamahal sa akin, sumusuporta. Thank you so much. Baka ho nagtataka kayo dahil palagi na lang trabaho yung aking binablog. Wala naman ho kasi akong ibang maiblog. Hindi naman ako magala. Kasi natatakot akong maligaw. Baka hindi na ako makabalik dito. Kahit Sabado Linggo dahil walang magtitimbang ng mga truck na dumadating. Maraming salamat po sa inyo mga katuday.
panunood palagi sa aking vlog. Thank you so much. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa akin, mag-subscribe na po kayo para po lagi tayong nakikita. Thank you so much.